Mga kaedias, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, like, at i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga bago kong videos. Welcome na naman mga kaedias sa aking channel, RDWorks Ideas, ang channel kung saan ay pwede kang mag-idea about sa ating mga motor. So magpalit tayo mga kaedias ng brake pad. So dito sa XRM 125, kasi ang pad niya manipis na. So ang tool na gagamitin dito ay 12mm. So ayan yung 12mm na socket tool ang gagamitin dito. At yung 8mm na tool ay yung T-wrench. So tanggalin natin yung lock niya. So ang magpalit nito mga ideas ay yung may-ari nitong motor. So ito yung motor na final wave natin. So meron akong video dyan. So gusto niya daw mag-DIY sa sarili niyang motor. Shout out sa may-ari na si Nonoy. So kinuha niya yung tools ko mga ideas, nagiram siya ng tools sa akin kasi basic naman ito mga ideas kung paano magpalit ng brake pads. So hindi lang ito basta-basta na magpalit na kay Diaz, kahit basic lang ito. So importante pa rin nating malaman sa ating mga pads, sa mga brake ng ating motor. So mga Diaz, tanggalin niya muna yung dalawang bolt at yung lock sa kanyang pad. So mga Diaz, tanggalin niya muna. So ayan, natanggal na. So ito yung kanyang brake pad. So sobrang nipis na. So pag ganito na mga kaedias, dapat palitan na natin itong pad. Kasi ang pwedeng mangyari mga kaedias, kapag hindi nyo pinalit ito, kasi bakal na yung sa likuran nito. Ayan. So pag naubos niyan mga kaedias, ang pwedeng masira ay itong inyong disc plate. So pwede itong lalalim yung dyan sa kanyang display. So dapat palitan na kapag ganito na yung sitwasyon ng inyong pad para hindi ito masira, hindi siya lalalim. So mga Diaz, linisan itong piston niya bago nyo ibalik yung bagong brake pad. So mga Diaz, dapat malinis at yung sa rubber niya, alagyan nyo mamaya ng grease, yung rasa. So ibalik itong piston, i-press natin yan mamaya, kahit anong tool i-press. So ito, linisan natin yung display niya at yung lumang pad, tanggalin natin at ipalit yung bagong pad dito. So mga Diaz, linisan muna ng may-ari. So ayan mga Diaz, habang nililinisan niya, so balikan natin siya mamaya. So ayan, ipipress na yung piston niya. So madali lang yan mga kaedias, kapag malinis ng piston. So lagyan ng grease yung, ayan mga kaedias, yung sa kit niya, sa rubber niya, para maging smooth sa mga kaedias, maging swabe yung ikot sa inyong display. So dapat mga kaedias, meron niyang play. So dapat ganyan siya. So ayan mga kaedias, smooth siya at nalagyan na ng grease. So kabit na ang yung bagong pad. So ayan yung pad niya. Huwag nyo kalimutan yung toser niya mga kaedias, yung parang pinset. Ayan yung hinawakan niya. At yung lock, dapat ibalik nyo yan kasi yan yung importante. At huwag kalimutan higpitan mamaya mga kaedias. So i-fix niya yan mamaya sa paghigpit. So mga kaedias, ibalik niya na. Ayan yung bago na yung pad niya. So itong dalawang bolt, ibalik niya na. At next, higpitan niya na at itry niya na mga Diaz kung okay na siya. So ayan, patapos na mga kaedias. So higpitan na natin yung dalawang bolt.
Huwag niyong kalimutan yan mga Diaz, kasi yan yung importante sa ating brake. Yung dalawang bolt at yung sa lock ng ating, ayan, yung lock sa ating brake pad. So dapat huwag niyong kalimutang higpitan. So ayan na mga Diaz, basic tips kung paano mag palit ng brake pad sa ating mga motor. So ayan mga Diaz, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, mag-subscribe ka na. At i-hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong videos. So ayan mga Diaz, dapat magpalit kayo ng pad para hindi masira ang inyong display. So ayan lang mga Diaz, thanks for watching and God bless everyone. RDWorks Ideas, peace out.